natin ngayong hapon sa Kababayan LA at pinasasalamatan po natin sila, ang ating mga kababayan na business owners who answer the call nung pong nagkaroon ng trahedya sa Pilipinas. Manny Paez of Manila Forwarder, Cherry Ordonez, and Therese Fernandez of Cherry Salon. Manny, before the break, we were talking to you at pinag-usapan natin. Sinabi mo, handa na yung mga drivers mo sa Philippines, may mga life jackets, may mga boats and all that. Pero dito sa Amerika, paanong naging kwento nung pagsa-start ng donation drive sa headquarters sa Eagle Rock? Actually, kamukha rin niya eh. Nag-post lang ako sa Facebook. And then, all of the sudden, sa internet, ang dahil ng tatawag sa opisina, sabi, nakita rin na sa email. Na uh-huh. In fact, it reached all the way sa East Coast, sa Canada, right. All over the world actually. Uh-huh. Kaya yung sinati naman tayo lahat ng mga partners natin sa ibang bansa. Nag-volunteer din, tumanggap din ng donation. Ayan. Meron akong follow-up question for you, pero bago yan, Cherry, ikaw, nagulat kayo. Hindi ba na paralyze yung operation nyo sa salon? Kasi sa salon mismo, nandun sa loob ng parlor, nagkaroon ng andaming mga boxes, nagkaroon ng mga sorting out, ganyan. Yeah, we started usually sa umaga, tinatanggap namin yung mga donations, and sa gabi, pinapack namin in the morning, chineship namin. So, medyo inaabot kami mga 12 to 1 o'clock in the morning. Grabe, overtime talaga. Anong mga naging problema? May mga naging problema ba? Kasi I hear some people, pag nagsusort out ng donation, nakikita nila, may mga old underwear, Halloween costumes na, you know, basura naman yun eh. Yeah. Ang ginawa namin, we actually received 400 cases of canned goods. What we wanted to do then, i-separate namin so that yung ready bag na you can just distribute it accordingly when they receive it in the Philippines. Tama, pagdating sa Pilipinas, ganun. So, ganun bang, at saka ganun, pag pinagsama-sama yung mga canned goods sa isang box, bigat nun, Manny would know. Hindi, at saka, nanonood kami ng Sagad Kapamilya, nakita namin how they pack the items. The so, item. What we did, we mirrored it out na tatlong canned goods, tatlong noodles, tapos bigas. So ganun ang pagka pre-pack namin dito. We made sure na ganun ang ano, so that pagdating doon, readily available, na hindi na ipapack ulit, magkakaroon na naman ng holding area, right, and so right. forth. Is it true, Manny, na yung may trickle-down effect, meron silang titawag na donation fatigue ba? Na nung umpisa, ang dami-daming nagdagsaan, ngayon, medyo pa konti na, may nagdo-donate pa ba? Until now, in fact ngayon, right now, nag-download sila isang container, isang buong container, all donations yan. Oh. Buti na lang maraming volunteers. Oo, yung mga dyan yung mga taogama, dyan yung mga mason. Uh-huh. Talaga nag-volunteer sila. Punta kami sa inyo hanggang gabi. Ah. Uh-huh. Kaya yung warehouse natin pagkagabi, nagiging donation center. But you know what, Manny? Ang maganda dito, ang Manila Forwarder, mga ibang shipping companies, no, you don't just offer your space for donations. Ang nangyayari, kayo din nagsho-shoulder ng mga taxes niyan pagdating sa Pilipinas, di ba? Tama yan. But then, ang kagandahan din, dahil sa internet din, maraming tumutulong. Sabi, Brad, merong gantong amount na money, makatulong yan. Pangunti-kunti, pero thought ba na nakita nila na magastos din nung... Exactly. And especially ang Manila Forwarder, yung ibang mga companies, nag-stop na ng pag-ship. Ang Manila Forwarder, all throughout na ba to? Actually, yan ang magandang gagawin natin ngayon. Kumbaga, i-preposition natin. Continuous ang donation. Alam mo, nagpa-pick up kayo sa Manila Forwarder. Pwede nyo bigay yung konting donation. O, isama nyo dyan sa mga preposition natin. Ah. So, next time, magkaroon ng aberya ulit, ng calamity. Meron lang lagi. Lagi ganun tayo, actually, noon pa man. Nagsimula yan nung landslide sa Albay. Nag-prepare na tayo, lagi may naka-stop doon sa... So maganda yun, kung magpapa-pick up kayo, pa-pick up nyo na rin yung mga pang-donation nyo. But what about ang Cherry Salon? Continuous din kayo, di ba? Yes. Until now, we get phone calls, and then marami rin siyang mga information sa kanyang Facebook. Oo. Kasi minsan kahit gusto nyo hintuin, kung punta pa rin ang punta, Cherry, we talked about this, right? Hindi mo inakala na akala mo it just one day or two days lang. Yes, I didn't expect. But until now, actually, until last night, nagpack pa rin kami. Nagpapack pa rin kami. Not 12 boxes. We have a shipment going out today. And ang maganda sa Cherry Salon also, you tied it up with a famous celebrity in the Filipino community, yes. in the person of Jokoy. Paborito namin si Jokoy. Right. He also went to sort out stuff. Yes, and he went there when, was it Wednesday? Yeah, Wednesday. Yes, the first day. Yeah. Uh-huh. Okay, pinaka-importante, last 1 minute dito sa segment na to. Saan napunta? Very quickly. Tayo, papunta yan sa Philippine National Red Cross, UNICEF, tsaka... yung iba, yung mga late nang darating, preposition na natin dahil
Continuous ang shipment kasi natin. So UNICEF and Philippine National Red Cross, that is in-kind and monetary. Walang monetary, para in-kind. Hindi ka tumatanggap ng monetary. Puro in-kind. Yung mga monetary, pangbayad ng tax. Pangbayad lang. Okay. What about Cherry Salon? Sa Sagip Kapamilya, mm-hmm, and also sa individual artist doon na personal naming pinapadala sa kanila para sila mag-distribute. Yeah, they have a foundation. Sino-sino tong mga individual artists, pangalanan natin para we know who we should thank or include in our prayers? Judy Ann Santos, mm-hmm, and Hebreo Foundation, Piolo Pascual. Uh-huh. They are personally going to give it to the people. At saka Angel Luxine and Casey Concepcion. Ayan. Maraming salamat sa inyo for what you're doing. Mabuhay kayo at more power to you as well. I forgot to mention, some of those will be going to Taugamaki Foundation. Ah, okay. All right. Thank you so much for those information. When we return, more on Kababayan LA. This time, we will reveal passion. Don't go away.